So, ito po ngayon guys, ang aming bagong kotse. Actually, di na po itong bago dahil pangatlo na po kaming magmamay-ari nito. At, yun nga, lalagyan po natin ito ng central control lock. Dahil, every time po na gagamit po kami, ay na kailangan pang susiyan ng nag-iisang susi. At para mabuksan yung ibang doors ay kailangan pa pong abutin dito sa loob para lang po siya mabuksan. Diba? Minsan hassle po, di po ba? Kaya subukan po natin itong lagyan ng central control lock system. At yun, medyo disappointed nga po ako dahil hindi man lang po nakabubble wrap ito pong package. Pero anyway, hopefully, magagamit po natin ito na maayos. Okay, tingnan po natin ang loob kung anong laman. Ayun. Mayroon po siyang apat na actuators. Siyempre yung pinaka... Ano po ba ang tawag dito? Controller po ba? Or controller box? Meron po siyang dalawang remote. Pwede siya. Mga wires at yung pong mga gamit para pa maka-connect po ito dun sa lock po ng kotse. Yan po. So, bago po natin install ito sa mga pintuan ay ang gagawin po natin, gagawa po muna tayo ng rough installation dito sa labas para ma test po natin kung talagang gumagana itong central door lock system po natin na para in caso may hassle or may problema ay agad po natin mapapalitan nang hindi magbabaklas ulit ng mga kung ano man pong babaklasin po natin dito sa mga pintuan na ito. So, standby po muna tayo. Ano po? At ayan po, based po dito sa schematic diagram na nandito sa ilalim po ng box, very straightforward naman po nga ang pagkukonek po nito dahil naka-indicate naman po yung color coding at wala na po tayong gagawing splice na hindi na po tayo gagawa ng mga splice. Kasi meron na po siyang mga connector. Ayan. Color coded naman po. At pagdudugtong-dugtongin na lang po natin ng mga color coded na wire. At siguro po ang gagawin ko po muna ay ito pong actuator sa driver seat side. Yan po muna ang ipitest ko kung talagang gagana po itong ating central lock system. Ayan.
At syempre, para maikabit po natin ito sa kotse, sa sasakyan, ay kinakailangan magbaklas po tayo ng baklasin po natin yung ilalim ng dashboard at ito pong side door ng mga peripheral. Sige po. So, ito na po ngayon mga ka-DIY ang atin pong natapos. Ang nalagyan pa lang po natin ng remote lock ay ito pong driver side. At sa ngayon po ay functioning naman po siya ng maayos. Stick po natin. Para makita po ninyo, function po siya. Medyo nahirapan lang po tayo sa paglalagay po ng actuator kasi kinakailangan po kasi na yung action niya na pagbaba at pagtaas or yung pag-pull ng door lock ay maayos, kinakailangan po na maayos na at wala pong sagabal. At kinakailangan din na hindi po siya tatamaan po ng window glass pag binababa po yung window. So, dito naman po tayo sa passenger side maglalagay ng actuators. Dito po. At yun. Yung pong wires na para dito ay pinasok ko na po doon mula sa driver's side papunta po rito. At kinakailangan lang po may pasok ko yung mga wire dito papunta dito sa door na to at yung isa naman po ay dagapang dyan punta po dito sa rear door. So ngayon po ay naipasok ko na po yung wire, isang wire dito para sa actuator at ipo-position po natin yung actuator ng ganito. Kagaya po nung sa driver side. Dahil sa palagay ko po yun ang pinaka tama at pinakamadali na hindi magiging sagabal sa pagbukas at pagsara ng glass window. So gawin po natin ulit. At dahil sa porsigilo po tayo na mailagay yung actuator, ay ayun.
lumapat din po siya. At testing nga po natin mga ka-DIY. Ayan, gumagana po siya. Ilagay po natin siya na hindi makakasagabal yung paglalak sa pagbaba ng window. Ako ko nakikita po yung may bilik. Nailagay din po natin siya ng ayos. Sabay-sabay na po sila ng sa kabilang side. At ang problema na lang po natin ay itong last na pintuan. Yun po. Last actuator na po tayo. So, natapos na din po natin ang ating project na central lock system po ng kotse. At okay po. Maganda po at working po lahat po ng actuators. At sa ngayon po ay gamit po natin itong remote para mabuksan lahat po ng pintuan ng sasakyan. At meron po itong provision para sa manual switch, kaya lang dahil kulang po ako sa gamit, siguro po ay ito po muna ang remote ang gagamitin po natin para mabuksan at maisara at ma-lock ang pintuan. At yun po. Hopefully ay nag-enjoy po kayo sa ating ginawang video para po sa ating pag-install po ng central lock system ng sasakyan. Sana po ay makinabang po kayo sa ating video. Maraming salamat po sa pagtitaga po ninyo sa panonood. At to God be the glory.